We don't really take the Pulse Asia results seriously. Meron po tayong internal survey at yun ang ginagamit natin for strategizing purposes. And the numbers of Lenny Robredo is picking up and the numbers of Bongbong Marcos is declining. At makikita natin yan, consistent yan with even the anecdotal experiences of our countrymen. Magandang araw mga giliw na nanunood ng channel na ito. Itong nakaraang linggo lumalabas ang pinakahuling Pulse Asia survey kung saan lalong lumaki ang agwat ni Marcos bilang nangungunang contender. Nakakuha siya ng 60% na vote preference, samantalang 19% lamang ang naitala ni VP Lenny Robredo. Enalmahan ito ng todo ni Senatorial Bet Antonio Trillanes III. Aniya, mind conditioning lamang ito at walang tamang basehan sa kanilang survey methodology. Narito ang kumpletong detalye ng ulat na ito. Kinwestiyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang pinakahuling resulta ng survey ng Pulse Asia, kung saan ipinakita si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang running mate si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na nangunguna sa presidential at mga paligsahan sa pagka-vice-presidente, ayon sa pagkakabanggit. Nangako rin siya na ilantad ang mga kamalian ng mga survey ng Pulse Asia at Social Weather Station sakaling mahalal siya pabalik sa Senado sa Mayo upang hindi mahulog ang media sa kanila. Siguro kung papalaran tayong manalo, kailangan natin i-expose etong mga kamalian ng Pulse Asia and SWS, all these years nang sa ganun makita rin ng media na hindi ito biblical truth kasi they always get sucked into reporting it, kasi parang newsworthy siya pero nagiging propaganda vehicle, sabi ni Trillanes sa panayam. Idinagdag ni Trillanes na ang mga survey ng parehong pollster ay ginamit sa pagkondisyon sa isipan ng mga tao na ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang nanguna sa 2004 presidential elections. Noong 2005, inakusahan si Arroyo ng pagdaraya sa mga resulta ng halalan sa kanyang pabor na kilala bilang iskandalo na Hello Garcia. Itinanggi niya ang mga paratang ngunit humingi ng paumanhin sa pagtawag kay dating Election Commissioner Virgilio Garcilaso para umano'y protektahan ang kanyang mga boto. Ang kanyang mga tawag sa telepono ay naitala at inilabas sa publiko. Sa pinakahuling survey ng Pulse Asia na isinagawa mula 19 ng Enero hanggang 24 ng Enero, ipinakita si Marcos bilang nangungunang kandidato sa pagkapangulo na may 60% kagustuhan ng mga botante na sinunda ni Vice President Lenny Robredo sa 16%. Para naman sa Vice Presidente, ang running mate ni Marcos na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ay nangunguna rin sa 50% voter preference. Katabi niya si Senate President Vicente Tito Soto na may 29%. May mali sa integridad ng kanilang survey methodology o sa sampling design, ang flawed kaya hindi natin siniseryoso ang resulta ng Pulse Asia, sabi ni Trillanes. Sa halip na banggitin ang mga resulta ng survey na inilabas ng mga pollster, ibinunyag ni Trillanes na umaasa ang kanyang koponan sa isang internal survey para mag-strategize. Ang bilang ni Lenny Robredo ay dumarami at ang bilang ni Bongbong Marcos ay bumababa at makikita natin yan consistent yan, at nakikita natin na ito ay pare-pareho, kahit na ang mga anecdotal na karanasan ng ating mga kababayan, dagdag niya. Sinabi rin ni Trillanes na ang pinakabagong survey ng Pulse Asia ay hindi maaaring ituring na real-time na mga resulta, dahil ito ay isinagawa ilang linggo na ang nakakaraan, at inilabas kamakailan lamang. Binigyang din niya na ang 4 na linggo ay maaaring magkaroon ng malaking pagkakaiba dahil maraming mangyayari sa naturang panahon. Alam niyo sa campaign politics natin, yung 4 weeks napakahaba niyan, so hindi na real-time yung results. Hindi na yun yung prevailing situation kasi maraming intervening events, Trillanes said. Hindi pa final, maaaring magbago pa rin ang isip ng maraming botanteng Pilipino kung sino ang iboboto nang wala pang isang buwan bago ang halalan sa 9 Mayo, ayon kay Pulse Asia President Ronald Holmes. Sa isang pahayag, sinabi ni Holmes na ang suporta ng mga botante ay nananatiling tuloy-tuloy sa oras na ito batay sa nakaraang karanasan. Noong 2010, nang gumawa kami ng exit poll, tinanong namin sila kung kailan sila nagpasya kung sino ang iboboto para sa Pangulo.
Ipinakita nito na nagpasya sila mga wala pang isang buwan bago ang halalan, sabi ni Holmes. Idinagdag niya na halos kalahati ng mga sumasagot sa kanilang pinakahuling poll ay nagsabi na maaari pa rin nilang baguhin ang kanilang mga boto o hindi sigurado kung gagawin nila ito. Iyon ay nangangahulugan na ang kanilang desisyon ay maaari pa rin magbago, sabi niya. Binanggit din ni Holmes na ang epekto ng mga kamakailang panayam ng Pangulo ay hindi pa sumasalamin sa pinakabagong.